kasama din. Meron akong ipapakita sa inyong napakalupet na gaming mouse. Yung gaming mouse na tipong lahat nandito na. 8,000 polling rate, 4,000 polling rate, 2,000 polling rate, 1,000 polling rate. Guys, this mouse napakatindi at pasok na pasok sa budget natin. So, eto na siya. Eto na yung mouse na sinasabi ko sa inyo. Pinadala ito sa atin ni Fantech Philippines. Okay, Fantech, this is the Helios 2 Pro S. Okay, recently may nilabas sila the Helios 2 Pro. Mga patid, sobrang ganda na nung mouse na yon. Pero wala ako nun, guys. Hindi ako pinadala nun. Pero ang dami kong review na napanood doon. Sobrang ganda na nun. Pero may mga community feedback o yung mga users feedback na natanggap si Fantech doon. At ito, agad-agad nilabas ni Fantech itong bago nilang mouse, okay? The Helios 2 Pro S. Pero syempre, bago natin umpisahan ito, kung kayo'y bago dito sa ating channel at gusto nyo pa makita ng mga unboxing, PC build at streaming tips or kung ano-ano pa related in tech, guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa ating mga ginagawang video. So tara, umpisahan na natin. So first, gusto ko munang pasalamatan si Fantech Philippines sa pagpapadala nitong product na to. Over the year, guys, almost a year din ako hindi naka-review ng Fantech product at this is it. Magre-review na naman tayo ng Fantech. Pero kung ikaw ay isang aspirant streamer at isang content creator at naghahanap ka ng tipong pampa-level up or pampa-step up ng iyong streaming setup, saktong-sakto ka dahil this video ay sponsor ni Onda TV. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na teams na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwede mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na rin starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo na mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Onda TV. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Onda TV. So ayos, di ba? Napakadali lang pumunta dyan, guys. You can see the link on the description box, www.on.gg/boss_lucio. At syempre, love ko kayo, guys. Meron kayong 50% off once na gamitin nyo ang coupon code na Lucio. Gumanda lang yung streaming layout. Nakamura ka pa. So, wag na natin patagalin, okay? This mouse is available sa two colors, okay? Black and white. Yung white niya, meron pagka-grayish. Pero guys, okay, black yung pinadala sa atin. Sayang, oh. Look at my setup. It's all white. Sayang naman, Fantech. Ba't hindi puti? Pero anyway, guys, okay, buksan na natin. Wow, the packaging is sobrang premium na. Fantech, ah, grabe. So guys, ito na yung mouse sa loob. Sa loob, syempre meron pang paperworks or syempre the accessories of this gaming mouse. Wow. So first, bumungad sa atin dito yung stickers ni Fantech Helios 2 Pro S. Ayan, guys, sya. So the stickers, ito yung kanyang skates. Wow. Okay. Extra grip, braided cable. Okay. Wow, napakaganda ng dangle. So ito na yung Strike Speed Plus wireless nila. Okay, mamaya explain ko sa inyo kung anong purpose nito, ha. Napakaganda ng purpose na to. At syempre, wow, grabe naman Fantech, grabe naman to. Ano to? Chips 4K. Grabe, ang ganda. Chips siya, oh, Fantech, Team Fantech. Gearing up. Syempre, warranty and signature ng mayari. The downside is yung kanyang braided cable medyo makapal. Pero I think may improve lalo ito ni Fantech. Yes, gumagamit pa rin naman ako ng wired mouse, okay? Pero marami na kasi mga gaming mouse ngayon na ang gaganda ng mga cable nila. Parang lightning na rin, napakagaan. Pero this braided cable, medyo matigas siya. So, punta na natin ito nga Helios 2 Pro S. Hawak na natin siya. Napakagaan niya, grabe. So, umpisa na natin sa kanyang build and quality. This mouse, napakagaan. Parang may hawak lang ang papel yan, legit. Dahil Fantech claims this mouse is a 55 grams. Wala kasi akong timbangan dito. Marami ako napanood na review regarding this mouse. Tumototal siya ng 56 to 57 grams. Pero Fantech say, okay, it depends on
the skates na nakalagay, okay, or yung mga switches na nakalagay. May point nga naman. Pero napakaganda ng premium feeling niya. Hindi siya yung sobrang plastic na mararamdaman mong tigti 300 lang sa kanto. Hindi. So wala kasi ako or hindi ako nagkaroon ng Helios 2 Pro. So ngayon, isa sa improvement ng Helios 2 Pro S is yung kanyang coating. This Helios 2 Pro S, meron na siyang ultra grip coating. Yes guys, at dito masusubukan na natin kung legit talaga to. Wow! Two fingers, oh! Kung ako to, bibiling ko na kagad. So pagdating dito sa kanyang ibabaw, syempre meron siyang left and right click dito. So meron siya dito ng scroll wheel. And dito sa side na to, meron siya dito ng 2 buttons. Dito sa ilalim naman, nandito yung kanyang DPI changer at yung kanyang switch. Okay, para sa Bluetooth, dongle, and wired. And meron na siyang included dito na skates. Okay, skates. And sa ilalim, kung makikita nyo guys, ang ganda ng pagkakadesign nito. So build and quality, bibigyan ko na agad to ng 10 out of 10. Walang alog, wala akong marinig ni alog. Kahit anong alog, wala. Normally sa mga mouse, kagaya nito guys, Logitech MX Master to. Naririnig nyo ba? May umaalog-alog tong mga to. Yan yung mga ganyan, umaalog-alog. So wala na kasi yung mga mouse ko dito nakatago, yung mga Glorious ko, yung iba kong mouse, tsaka yung ROG ko na isa. May mga ganun sila, pero this mouse, oh, look. Walang kalog-alog! So build and quality, 10 out of 10. Grabe Fantech. So punta na natin yung mga features na itong Fantech na to. And pagdating sa kanyang switches, equip ito ng Wano Transparent Blue Shell Pink Dot. So nabasa ko yun, medyo hindi ko rin alam, kaya nag-Google ako. So ito ang lumabas sa Google. Wano Blue Shell Pink Dot offer a more pronounced tactile feedback, requiring a slightly higher actuation force. So para sa akin guys, okay, ginagamit to talaga siya ngayon na mga gamer, okay, na mga top tier gamer. Isa sa mga hinahanap nila sa mouse is etong switches na to. Bakit? Dahil this mouse, hindi mo kailangan ng force to click. Okay, yung ibang mouse kailangan eto guys, hindi. And pagdating naman sa kanyang scroll wheel, ako mahilig din ako sa scroll wheel kasi ang stress reliever ko to. Nakakatuwa yung kanyang tactile feeling dito dahil this is scroll wheel equipped din ng F-switch tactile para sa kanyang wheel encoder. And dito naman sa sides button niya, normal switches, yes. So guys, bigyan ko kayo ng onting segundo, pakinggan ninyo ang sound click test. Isa sa pinakamalupet na selling point ng gaming mouse na to is yung kanyang sensor. Dahil this mouse ay equipped ng PixArt 3395 na kaya magbigay ng 4K Hz at 8K Hz polling rate. Yes. Sa mga hindi nakakalam kung ano ang 8K or yung 4K or yung 2K or 1K polling Hz, bibigyan ko yan ng example. Pagdating sa monitor, the more Hz is the more fluid. Okay, the more smoother, okay? Kahit naka 8,000 Hz polling rate ka pa, kung wala kang tutok sa Valorant or sa Counter-Strike or any games na nilalaro mo, eh huwag mo sisihin yung mouse. Okay, sisihin mo yung sarili mo. Okay, mag-practice ka na mag-practice. Pag may ganyang kataas na polling rate, eh, much higher yung kanyang value. Speaking of the value, eh, nagkakahalaga lang ng 94.80 US dollar or sa ating Philippine peso sa Shopee or sa Lazada. By the way guys, nasa description box na yan ha. So nagkakalaga lang ito ng 4,950 pesos. So guys, okay, hindi na magsasabi ng brand ha. Hindi na magsasabi ng brand. Meron akong brand dito. Hindi ko nalilig pa bakit ha. 4,000 Hz polling rate siya. Pero guys, that's it. 9,000 pesos! Ang layo ng presyo, ha? Ang layo ng presyo. Guys, kayo na bahala magtingin nun kung ano yun. Makikita nyo kagad yun, okay? But this Helios 2 Pro S, para sa akin, isa na naman sa pinakamalupit na ginawa ng Fantech is the market value. The downside of the polling rate, okay? Pag gumamit tayo ng wireless mode, hanggang 4,000 Hz polling rate lang ang kaya niya. But kung gusto natin ng 8,000 polling Hz, kailangan natin gumamit nung kanyang wired, okay, connection. But the downside is, medyo matigas yung braided cable na kasama dito ni Fantech. Kung kaya nyo guys, bumili na mas maganda at sa ibang brand guys. And then, feedback na rin ito para sa Fantech
next time sana, panaglabas kayo ng ganito, ilabas nyo na yung lightning cable, yung sobrang lightweight cable pala, sorry, lightweight cable, yung magagaan na cable, okay, grabe, malaking bagay yon para sa akin pagdating sa wired connection. Kasi ako, even me, gumagamit pa rin ako ng wired connection. So, napakadali lang naman ito i-connect sa ating PC. Kailangan ko ba bang ituro? Siyempre, ikabit nyo yung dongle or ikabit nyo yung wired, that's it. So, make sure lang na downloaded yung software ng Helios 2 Pro S sa inyong mga Windows. So, once na-downloaded nyo siya, automatic madedetect na siya dito ng ating Windows. And dito na natin makikita yung mga iba pang features netong Helios 2 Pro S. Okay? So, nandito yung mga macro. Pwede mo nga palit-palitan yan, i-custom yan. Nandito rin yung debounce time. And then, pwede ka rin magpalit dito ng iba't ibang mga profile para sa pagpapalit-palit mo. And then, pagdating naman dito sa DPI stages, meron din siyang different DPI, syempre. And dito naman sa report rate, dito mo rin mapapalitan yung hertz niya. Hanggang 4,000 hertz lang po yung nadedetect dito ng ating mouse, okay? Pero once I connected to the wire, yan, mag-update po dito. Nakita nyo guys, logo pa lang, 8K na po ang nakalagay. So once I click this, updating siya. Punta tayo dito, available na po ang 8,000 hertz. Yan. DPI lightning effects guys, okay, pwede mong palit-palitan. At guys, yan ang nag-iisang LED ng mouse na to. Is yung kanyang DPI LED nasa ilalim. At para sa akin guys, okay lang. Hindi na ako masyadong mahilig sa RGB pagdating sa mouse. Ang hinahanap ko talaga, performance and the grip. And sa speed, syempre, pwede mong palit-palitan yan. So, LOD, meron siyang 1mm and then 2mm available. Sleep mode po, pwede na ripple control, angle snapping, motion sync, nandito rin. At pagdating dito sa macro key, pwede po siyang palit-palitan, mag-custom or mag-recording kayo ng macro. Kung gumagamit kayo ng macro, available yan dito. So, napakadali lang naman gamitin ng macro, especially sa mga gumagamit talaga ng macro, napakalaking bagay na itong mga macro software. Punta na tayo sa settings, nandito yung isa sa pinapaborito ko. Ito yung long distance mode. Yes, wala yan sa iba. Hindi lang ako updated sa mga latest mouse ngayon. First time kong nakita to. At isa ito sa hinahanap ko pagdating sa isang mouse. Dahil guys, ako ay mahilig ako gumamit ng wireless at galit ako sa mga wire talaga. At minsan tinatago ko talaga. And nagiging downside niyan, mas malayo yung aking system unit sa kung saan ako nakapwesto. And nagiging downside nun, dahil wireless dongle ang gamit natin, okay, medyo nagkakaroon ng latency delay. So, nagkakaroon ng lag. So, yun yung nagiging downside. Kaya napipilitan ako mag-wired. Pero nilabas na nga ang sagot sa problema ko, the long distance mode, okay? Pero the downside is, it's more draining ng battery niya, okay? Siyempre, parang cellphone lang, the more na kumukuha siya ng signal, naghahanap siya ng signal, mas kakain siya ng battery life. Pero mga patid, speaking of battery life, this Fantech Helios 2 Pro S ay merong 300 mAh battery at Fantech claims na abot ito ng 60 hours playing time. It depends on the polling rate na gagamitin natin, kung 4K or 8K or mas mababa pa doon, 2K. So syempre, I think gamitin mo dito yung 1K polling rate guys, baka yun yung 60 hours of playing time. So pagdating naman sa kanyang actual performance, okay, ito ay again guys, this is my own na masasabi dito sa mouse na to. Para sa akin, napakaganda ng skates din na included dito. Pero syempre, kung gusto niyo pa ng sobrang dulas or glass finish ng mga skates, eh, pwede kayo bumili aftermarket. Pero may kasama din naman siya dito na skates, pwede nyo rin itry yun. Ah, para sa akin, sobrang astig ng Helios 2 Pro S. So, pagdating sa performance, 10 out of 10 pa rin ako para sa mouse na to. So, punta na natin yung verdict ko para sa mouse na to, guys. Again, yung price, sinabi ko na kanina, is under $100 lang. O, below 5,000 pesos. Para sa akin, this mouse is sobrang worth it. Yes, sobrang worth it. Alam nyo, kung tatlo lang yung kamay ko, tatlong mouse bibiling ko, guys. Okay, ganun. Ka-worth it itong mouse na to. Aanhin mo yung sobrang ganda or sobrang mahal na mouse. Kung ito'y dumudula sa kamay mo, or more gumagamit ka ng force para mahawakan siya. That's what she said! Para saan yun? Dahil forma, aesthetics, pero guys, the performance, and then yung nabibigay sa'yo, para sa akin guys, hindi siya worth it. Mas gusto ko pa rin hawakan yung mga bagay na relax yung kamay ko, lalo na kung intense gaming na tayo, or nasa pro scene tayo guys. Kaya para sa akin guys, final answer, sobrang worth it bumili ng isang Helios 2 Pro S. So para sa akin, sobrang salamat po Fantech Philippines sa pagpapadala ng Helios 2 Pro S at na-experience ko yung ganito katinding mouse. Grabe, sobrang ganda ng mouse na to. And sobrang thank you po. And like what I said guys, kung gusto nyo pa makita ng mga ganitong unboxing,
PC Build and Tech Review. Don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para laging updated sa ating mga ginagawang video. So again, this is Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!